magsama ng bayan mo. Pinakong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon po inalis sa ating piling nung siya'y umakyat sa langit. Ngunit kasama pa rin natin siya. Kaya naman, sa kabila ng ating kalungkutan na siya ay hindi na natin nakikita, tayo naman ay nagsasaya pa rin sapagkat siya ay nangako na kasama niya tayo sa habang panahon. Tayo naman ay sumama sa kanya lalo na sa pag-aalay ng misang ito at pagsisiya natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumagbagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag nagliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. In. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit magayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ang pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kung wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila, ang isang talinghaga, walang pumipiraso ng sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang lumang damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na
na luma. Wala ding nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kung ganyan ang ginawa, papagputukin ng lumang alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlan, dapat ilagay ang bagong alak at walang makagugustong inumin ang bagong alak kapag nakainom na ng inimba, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Humingi po ako ng paumanhin. Nahirapan akong basahin itong ebanghelyo kanina, sapagkat yung mata ko pong kanan ay inoperahan at hindi pa lubos na malinaw. Kanya malabo pa ang pagtingin ng aking kanang mata. Susunod daw po ang kaliwa naman. Ewan ko kung anong kalalabasan kapag yung dalawang mata ay inoperahan. Sana naman po lilinaw na. Nang sa ganon, malinaw din ang dating ng magandang balita. Ito pong ebanghelyo ngayon ay talaga po namang hindi malinaw unawain, hindi madali. Sinabihan ng Panginoon, bakit ang mga alagad ni Juan nag-aayuno ng madalas at nananalangin? Ganon din ang mga alagad ng Pariseo. Samantalang ang mga alagad mo ay patuloy sa pagkain at pag-iinom. Ayan, bakit ganyan sila? At nagpaiwatig ang Panginoon na darating ang panahon, mawawala siya sa piling nila. At pagdating ng panahon na yon, mag-aayuno sila. Yung pagkawala ng Panginoon ay pansamantala lamang. Oo, ang Panginoon na rin na nagsabing, huwag kayong maligalig. Ako ay mawawala sa piling ninyo, ngunit ako'y pupunta sa Ama. At pagkatapos na naipaghanda ko na kayo na lugar, babalikan ko kayo at tayo ay magsasama. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon po ay nawala sa ating piling, sa paningin lamang, sapagkat nangako din naman siyang, ako ay sasa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Ngunit, ang pagkawala niya sa ating piling, napakalaking bagay din. Isipin niyo na lang po, si Pope Francis dumating sa Indonesia, pinagkaguluhan ng mga Katoliko sa Indonesia, darating sa Singapore sa September 11, pagkakaguluhan na naman at magsasaya sila sapagkat eto na, kitang-kita nila ang Papa na namumuno sa atin sa ngalan ni Jesus. Mga minamahal kong kapatid, ganyan din, alam natin si Jesus ang namumuno sa atin. Ngunit, mawawala siya at nawala sa ating piling. Ngunit, eto ang totoo, darating din naman siya. Sabi niya, susunduin ko kayo upang kayo'y makasama ko sa tahanan ng aking Ama. Pag dumating ang araw na iyon, wala nang pag-aayuno ng pag-uusapan, kundi wika nga ng Panginoon, ating mararanasan at ating magiging kaligayahan ang walang tigil
na pakikisalo sa hapag ng Panginoon sa kabilang buhay. Hari nawa, tayo'y mamuhay na umaasang darating ang araw. Wala nang hirap na titiisin, kundi panaykaligayan lamang sapagkat ang Panginoon hindi na mawawala sa ating paningin. Kasama natin siya magpakailanman sa kaharian ng langit at sa bangkete na inihahanda ng Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, dumalangin tayo sa Panginoon upang sa ganon makasama natin siya magpakailanman sa kabilang buhay at makita natin siya ng harap-harapan. At samantala naman, hilingin natin na ibigay niya ang ating mga pangailangan sa mundong ito. Sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa pananalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng Mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, di ka man namin nakikita, nananalig naman kami na lagi ka namin kapiling hanggang dumating ang araw na pakikita ka sa amin at magiging lubos na ang aming kaligayahan. Samantala, nananalig kami na mga panalangin namin didinggin mo, ikaw na nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Ayun na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tumusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po tayo. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang pinaalala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Oh,
Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Abang buhay,
kahilingan ko. Buhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Kapahamakan at iyak na kamatayan, magkunin niyo kami, mababayaan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at krusa, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod ng, sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church.
Halina't i-like at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO Twitter account, at TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasa gip ng krus, ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay at sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala ng langimain at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, maniwala na si Kristo'y kasama ninyo, naghihintay upang makasama natin magpakailanman sa langit. Salamat sa Diyos!
Magsilod po ang lahat at dadasalin natin ang Oraso Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo, Diyos na aming Ama sa Langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan,